Yun, all right. Magandang hapon po sa inyo dyan, mga kaangkil natin. Kakapasok lang po na balita, malaking pagbabago ito. Ayun. It Bulaga, my new song at logo. Ayay ka. Tape, palit title na. Agay, saklap nito. Ang video na ito hatiin natin kay Dares TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-subscribe niyo po si Dares TV. Nasa description lang po ang kanyang channel na yun. And bago natin upisahan ito, huwag natin kalimutan ating channel. Pag-subscribe at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-upload. And guys, wala lang po tayo batubig-tubig pa. Silipin na natin ito, baka masilip pa ito ng iba. Pasok! So this time, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mainit po na nasagap natin ngayong araw lamang po na ang TBJ may binabalak na panibago. Alam niyo po ba kung bakit? Ito po ay ang new song and new logo for 2024. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Yan po ang pagkukumpirma ni Tito Zen sa kanyang naging panayam sa isang website. Pero bago natin pag-usapan yan, ay ibabahagi ko muna sa inyo ang naging pahayag ng Tape Incorporated or ng Tape Bulaga, no, kahapon para po sa pagpapalit ng titulo na It Bulaga na gamit-gamit po nila ngayon. So ayun po dito sa inilabas, no, ng isang panatiko ng Tape Bulaga na article, basahin natin. Makahulugan ang sinabi kahapon ni Paulo Conti sa pagtatapos ng It Bulaga kahapon. Pagtatapos ng ads. Sorry, dears. Skip muna. December 7. Sa loob ng 6 na buwan, nilabilang mga bagong puso na ito ng palabas, napatunayan nilang kaya nila itong dalhin at tangkilikin pa rin ng mga tao. Minahal ng mga manonood ang mga bago nitong segment tulad ng Ikaw Pa Rin ang Pinaka, Quick Response, Quick Reward, Dancing Duo, Double Double, Hey Mr. Rider, E.B. Happy, Word of the Ring at ang G Sagadli. Saan mang barangay nagpupunta si Yorme at Prinsipe Sedi, Buboy Villar at May Maunan? May hatol na kayo. Pagandaan niyo na ang bagong title niyo. Pasok. At butangi ang isinisigaw ng mga tao, ito ang catchphrases na pinasikat ni Yorme sa show. Sumikat yan. Nagbalikan na rin daw ang mga dating sponsors at advertisers na dating nawala sa kasagsagan ng pag-alis ng mga dating hosts. For the past months, nakita ng tape na sponsors that they can successfully produce a show na bago kahit walang TBJ. Kwento sa amin ng aming source. Bakit pa source? Sa source pala galing yan. Nakakabilib din naman kasi ang tape wala pang isang taon na ibangon niya ang It Bulaga. Dagdag pa niya. Samantalang tila may kinalaman ang sinabi ni Paulo tungkol sa isang malaking pagbabago sa kanilang noontime show. Eto na po yun. Magpapalit marahil ng titulo ang Tape Bulaga, no? Ayon yan dito sa naging dapat lang. naging pagpapahayag nitong si Paulo Contis. Sabi po niya, ayan po mga kapuso, panibagong araw na sama-sama pa rin tayo at ang masasabi lang po namin ay maraming salamat po sa inyo. Panimula po ito ni Paulo sa kanyang closing remark kahapon. Binawi. Sinamahan niyo po kami mula umpisa, kaya sama-sama po tayo anuman ang mangyari. So dito pa lang, meron ng something na sila po ay talo. Ano man ang pagbabago at ano man ang darating na pagbabago, andito lang po kami para po sa inyo. Yung pagbabago po na tinutukoy ni Paulo Contis ay patungkol yan sa trademark or titulong gamit po nila ngayon. Tanggapin nyo na kasi. Ayan kasi. Ayan nyo patanggapin. It Bulaga. Papalitan na po nila yan dahil naglabas na po ang intellectual property ng desisyon na ang Class 41 for Entertainment Services ay nakapangalan na po kay Henry Master Joey De Leon. Ayon pa po dito, tinanong din namin ang aming source kung ano ang darating na pagbabago. May kinalaman ba ito sa titulo ng palabas? Hindi naman daw. Kaya lang syempre, nag-check din si Tape if worse come to worse. Anong title lang acceptable sa mga tao? Kasi sa advertisers, okay na sila. Wala naman na silang pakialam kung ano daw ang title ng show. Ang sure, happy sila sa show. So meaning ba nito, pag nagpalit ng titulo na It Bulaga, ang tape, hindi na
hindi magpaparefund ang mga advertisers kasi iba po yung binayaran at pinirmahan po nilang kontrata sa 8 bulan po ito eh. Pero ang sabi dito sa article na to na binabasa natin ay wala daw pakialam kung ano man yung title. Totoo ba yan? Kasi ang kontrata ay kontrata. Magpaparefund yan once na hindi na po nila gamit ang trademark na Itbulaga. Ayon pa po dito kung matuloy nga ang pagpapalit ng titulo ng palabas, panibagong yugto naman ito para sa tape. Tatangkilikin pa rin kaya ang show nila ng mga manonood kahit iba na ang pamagat ng show? Yan ang malaking katanungan. Kaya naman abangan po natin yan dahil alam na po natin ang resulta ng intellectual property na pinagkaloob na po kay Henio Masiccio Medellon ang Class 41 na sila na po talaga ang nagmamay-ari nito. Kaya sa ayaw at sa gusto ng Tape Inc. na ibigay ito sa TBJ, wala po silang magagawa. IPO na po ang nagdesisyon. Samantalang pag-usapan naman natin ang pagkukumpirma po ni Tito Zen tungkol po sa paggamit nila ng Itbulaga. Kailan ba ito? And syempre, sa new logo po ng Itbulaga and sa new song ng Itbulaga. Kailan po nila ito ilalabas? Yung mga new song, new logo na yan, and yung paggamit ng titulong Itbulaga since nasa kanila na po ang title dahil inaprubahan na po ng IPO ang registration nila for Class 41. At ito po ang sagot ni Tito Zen. Yung tungkol po sa paggamit nila ng Itbulaga na title. Sabi po ni Tito Zen, very soon, pero inaayos namin ang new recording daw and new logo ng Itbulaga. By January 1st daw, ilalabas po nila yan ayon sa original na host ng programa. Mm-hmm. Nako, excited po. Magyaring abang-abang. Sa January 1st, panibagong taon, panibagong exciting yan. Baka, and panibagong logo and panibagong song ang ilalabas ng TBJ sa kanilang show or sa kanilang programa dyan po sa TV5. Nako, napakasaya po nito. Kasi kaya pala hindi nila ilalabas yan ng December dahil mas maganda nga naman na bagong simulan ang taon ng January. Diba? Oh. Na panibago lahat or bago lahat. So mas exciting po ito at malaking pagbabago po ito sa programa. Correct. Or noontime show ng TV5. So, abangan po natin. Abang-abang next year. Marami po ang naging masaya agad ano, sa naging pahayag na yan ni Tito Zen kahapon nang makausap po siya ng isang website tungkol po dito sa panibagong desisyon or panibagong pagkapanalo po nila sa laban ng tape. So wala na po talaga, no? Panalong-panalo na po at wala na po itong bawian pa sa ayaw at sa gusto ng tape. Correct. Ibigay na mo po na. Titulong Itbulaga sa TBJ. Yan po ang katotohanan dahil sila po talaga ang nagmamay-ari ng titulo na yon. Sila po ang napatunayan ng Intellectual Property Office na gumawa ng titulo na Itbulaga at hindi po ang tape. Kaya naman abangan natin ang malaking pagbabago na yan sa January 2024 dahil tsak magig masaya po kayong lahat dito. Gusto ayun, abang-abang tayo by next year. Bagong logo at kanta ng Itbulaga, yun, palakpakan. Congrats po sa lahat, yung mga sulid natin dyan. Kung kayo pala bago sa ating channel, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel, paki-like, comment at pahit tali sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-upload. Hanggang dito na lang guys, hanggang sa muli, ang Cultivate Nyong Lingkod, Babush.